Ulirang Ama. Sigurado ka nominated ako para sa award na to? Eh, siyempre, sure na sure naman ako dahil ako mismo nag-nominate sa'yo dahil sa Ulirang Ama Award. Ano po ba ibig sabihin ng uliran? Uliran? Yun yung walang nanay tsaka walang tatay. Teka, di ba buhay mo si Mang Benny? Ulila yun. Ano ka? Ulila, yun yung katulong. Eh, teka, hindi, yun yung maitim. Katangga maliyak mo nung sinasabi mo, nag-iibento ka eh. Ha? Ang alila, katulong. Ang ulitba, maitim. Ayun ba yun? Kaya pala hindi magkasya sa palaisipan. Nak, ang ibig sabihin ng uliran, yung magandang example sa ibang tao. Yung dapat tularan. Parang tatay mo. Uy, Mimi, salamat nga pala sa pag-nominate mo sa akin. Teka, baka ano to ha? Baka may mga talent portion to ha? Hindi ako pwede sa mga gano'n, mahihiyain ako. Ay, naku! Huwag ka mag-alala kasi hindi naman ito talent show. Basta pumunta ka doon sa party mamayang gabi at ipakikilala ang lahat ng mga nominado sa mga judges and sponsors ng Ulirang Ama Foundation. Oh, ganun ba? Sige, kaya-kaya ko yun. Kumain ka muna. Oo, sige. O nga pala, si Chito, hindi pa kumakain. Ay, nauna na mag-almusal kanina. Nandun sa garahe na ayos yung sasakyan. Mimi, pwede rin ba akong mabigyan yan? Kasi ano eh, tatay na rin ako eh. Sobra ka naman, Patrick. Sanggol pa nga yung anak mo, gusto mo ka agad magka-award? Eh, wala ka pa nga napapatunayan, no? Paano ka magiging eksakol? Hey, baby. Ako nga dapat tinutularan ng maraming ama dito. Huh? Bah, marunong ako magpalit ng lampin habang nagpapatulong. Marunong ako maglaba habang nagpapaligo ng anak. Kunti lang nakakagawa niyan. Eh, baka naman yung sabong panlaba, ipinapaligo mo sa anak mo. Bakit? Iba ba dapat? Ang bihirang. Paano ka magiging ulirang ama? Ginawa mo labada yung anak mo. At saka meron bang ulirang abang ganong magpangalan sa anak niya? Bakit? Ano ba pinangalan ko sa anak ko? Palis! Sabi ko, ito ba yung kotse mo? Okay, batay. Pinapogi ko sa Angelina. Angelina? Ay, yun yung pangalan ng auto ko. Ano to, tomboy? Bakit po? Sabi mo Angelina, tapos pinapogi mo. Stream ng kotse mo, Chito. Tsaka ganda ng body kits. Kaya alam, mukhang ano ah, tako gasgas ah. Uy, itsura niyan. Malamang hindi lang gasgas abuti niya. Parang takaw-nakaw din eh. Ayaw kang mag-alala. Di basa-basa mananakaw yan. Ito, Patrick. Subukan mo buksan. Hey! Tek, di ba? Mukha nga. Eh, magkano naman inabot to? Yun lang. Medyo mahal. Oh, baka naubos yung pera mo dyan, ha? Hindi tayo. Lit nga na gastos ko eh. Paano nangyari? Sabi mo, mahal, konti lang. Hindi. Sabi ko sa auto shop, ikaw na yung singilin. Ayan. Ilan? Lila ako ulirang amal. Pogi ah. Thank you. Di ikaw yung kotse mo. Boom! Eh, mas guwapo pa kasi itong auto mo sa'yo eh. Tara, ikot tayo dito lang. May klase pa ako eh. Next time na lang siguro. Promise yan ah. Oo naman. Uli ka na, baka mali tayo eh. Bumagsak ka na naman. Ako! Ikaw nga ito pa sang awa eh. Liga. Bye-bye. Fantastic ka dyan. Ewan ko sa'yo, alam mo naman na mga nominado ng Ulirang Ama itong pupuntahan natin. Bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang pantake? What? No!
She looks good. As a matter of fact, challenge nga yan sa mga finalists na yan eh. Dahil kung lumuha ang mata, ibig sabihin, hindi sila uliran. Hindi ba? Ganon. Teka, pasok na tayo. Kita ng hair. Sige, mag-enjoy lang kayo dyan, ha? Mag-start na tayo. Dito tayo. Mukhang maraming mag-disqualify dito, ha? Thank you. Salad is good. It's good. Uy. Ay, Pepito. Sorry, ang traffic eh. Late na ba ako? Ay, hindi naman. Kapapasok lang din namin. Ipipresent pa lang ang mga nominado. Ay, no, basta kayo. Uy, ah? Ang ginagawa niyo dito? Kakanta kasi ako sa opening prayer. Ako, ang maraming magkakasala sa opening prayer. Oh, ikaw. I have two reasons. Bilang manager ni Didi, you know, and secondly, i-offer ko yung services ko para sa mga ulirang among nominees. Ano namang services yan? As a speech writer. Hindi mo na itatanong. Magaling ako mag-write ng speech, ha? As a matter of fact, gusto mo, ako lang gagawa ng acceptance speech mo. Uy, bait mo naman. Teka, hindi free yun, ha? May charge yun. Okay, binabawi ko na yung sinabi ko. Magkano naman singil mo? 25,000 lang. What? Ba't ang mahal naman? Well, I have to use a computer. Eh, lahat naman gumagamit ng computer eh. Oo nga, pero wala akong computer. So, 5,000 yung labor, 20,000 para sa computer, and the 25,000 total. Ano ba yun? And our sixth nominee, Mr. Albert Landicho. But not the least nominee, a father of two, a loving husband, may simpleng pinagmulan at pinalad na manalo sa loto. At ngayon ay isa ng businessman. Mga kaibigan, Mr. Pepito Manaloto! Hey! Mga ulirang ama nominees. Okay, we'll have our picture Robert. Oh. Eh, nasiraan ako ng makina eh, namatay oh. Sunduin mo nga ako. Sige po, sir. Hello, teka. Hello. Sir? Hello, ano? May nakalimutan ka ba, ha? Wala po. Kayo po, meron. Nakalimutan nyo pa, sir, sabihin sa akin kung nasaan kayo nandun. Eh, pasensya ka na, ha? Medyo mahina ulo ko, eh. Okay lang, sir. I-text nyo na lang para hindi nyo makalimutan. Dalawa na, dalawa. Pitch! Oh, tamang-tama pala pagdating namin. Oo nga, kanina pa ako binubusinahan ng mga motorista dito eh. Hindi, tamang-tama, merienda.
Sir, may nagdaan na bang magbabalot? Uy, hindi picnic ang ipinunta nyo dito ha. Pinapunta ko kayo dito para hatakin to sa sasakyan. Kaya nga ako, sir, magbabalot para tumibay ang tuhod ko. Eh, kahit tatlo pa tayo ang ihila, medyo mabigat pa rin po yung kotse nyo. Oo, wala namang pisa. Tsaka, bakit hihila? Hindi ba mas madali pag tinulak? Hindi tayo tutulak, hindi maghihila. Ito, itong pick-up, yan ang nga hatak. Kaya nga nagpadala ako sa inyo ng kadena, di ba? Sige, Bert, tuloy mo yung kadena. Ako magkakabit. Huwag mo na rin to. Sige, bakit ka muna dito. Aka na. Hoy. Alam mo ba yung gagawin mo? Ako? Ako pa, tinanong mo. Pete, sanay ako sa mga nasisiraan, tsaka kasama yung sa trabaho ng pagiging ahente. Bert, ikabit mo doon. Ito sa mayan, ha? Yung gitna, ha? Ha? Akong bahala dito. Pete, tapit ka ng tabi. Ayan, Pete, saka safety na yan. Sigurado kang tama pagkakabit mo, ha? Oo naman. Ano, bahala dyan, Pete? Okay, matibay yan, ha? Matibay, Pete! Ano yan? Ewan! Ano, sabi mo, alam mo ginagawa mo. Pasensya ka na, Pete. Sanay ako sa paghila ng truck. Kaya ba't ikaw na mag-ayos dito? Sige, sir. Pero matatagal lang po. Kailangan pa ibalik yung axle ng kotse nyo. Eh, ano pa ba magagawa natin? Sige na, basta makauwi lang tayo. Bert. Elsa. Anong oras ka makaka-uwi? Eh, hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi pa nahihila tong kotse. Ha? Bakit wala pa ba sila Robert dyan? Ah, dito na. Eh, lalo nga lang nagka-problema eh. Eh, naku. Eh, sinong susundo kay Clarissa? Eh, ewan ko. Tawagan mo si Chito. Baka siya, pwede. Sige. Oy, oy. Huwag masyadong mainit ang ulo, ha? Oo, oh, sige, sige. Bye. Kundi lang ako uliran. Hindi pa rin daw nahihila yung kotse ni Pitoy. Naku, matatagalan pa po yan. Bakit? Anong alam mo sa kotse? Ang bigat kaya ng kotse. Tapos tatlo lang silang hihila. Hello? Nak? Saan ka? Nasa school po. Ano oras labas mo? Bakit po, Nay? Ano kasi, tatay mo nasiraan ng kotse. Eh, magkasama sila ni Robert ngayon. Pwede ba ikaw muna sumundo kay Clarissa? Sige po. Pakisabi nilang hintayin ako dyan. Sige. Thank you, anak. Ay, nga pala, tawagan mo rin ang tatay mo. Baka gusto niyang daanan mo na lang siya, ha? Okay po, Nay. Tay, nasiraan daw kayo ng auto? Oo nga eh. Ano, ikaw na ba susundo kay Clarissa?
Sige po. Kung gusto nyo, daan ako na lang kayo dyan. Ah, hindi na siguro. Mukhang mahihila na lang naman to. So, ingat na lang kayo, ha? Sige po. Sige, bye. So, ano? Mukhang ayos na ba yan? Matibay na ba talaga yan, ha? Siguradong-sigurado na to, Pete. Saka safety na. Robert, tingin mo. Dinobol check ko na rin, sir. Okay na po. Okay, hindi ka na. Makauwi na. Sandali, Pete. Yung sukli ko. Psst! Hindi matapos-tapos yung pagmemeryenda mo, ha? Baka naman may bulati ka na dyan, ha? Pits, nakakagutom ko yatong ginagawa namin ni Robert. Bila naman, oh. Sige na, halika na. Robert, abante ako. Ipanig mo sa kanan, ha? Sige. Matibay yan, ha? Matibay, Pits. Tanggal po pareho? Hindi nga! Tingin mo? Opo, sir. Hirap naman maging uliran! Yun po ba yung walang magulang? Okay, sige. Sige. Tayo mo na lang ako dyan. Sige, sige. Bye. Uy! Ganun na. Sino yun? Si Erica po yun. Gusto rin akong mangkas kay Angelina eh. Ano? Paano angkas? Sino ba yung Angelina niyan, kaklase niyo? Ay, yun yung auto ko. Ipinangalan ko Angelina. Ay, hindi ko naman maintindihan sa inyo mga lalaki talaga. Gustong-gusto niyo, pinapangalanan niyo mga kotse niyo. Uy, tama. Ano yun? Ay kayo, anong pangalan ng kotse niyo? Naku, hindi ko naman ginagawa yun. Pero kung papangalanan ko kotse ko, siguro... Phoebe Cates. Sexy. Oh, talaga, ha? Bakit hindi nyo ipangalan kay nanay? Naku, hindi bagay. Yung Elsa parang bagay sa truck. Ito kasi. Kaya nga pala, ano ha? Wala akong sasakyan. Pwede ba mayram yung kotse mo? Sige, nanay. Ay, paano po yan, ma'am? Ano pong pangsusundo natin kay Clarissa? Ipatawag tayo ng taxi. Uy, may app ngayon, ha? Yung pwede mong gamitin para makatawag ka ng taxi mabilis. Yung app, hindi ako marunong nun. Madali lang yun. Ay. Dali lang pala eh. Hindi kayo gumawa. Online taxi booking app na uso ngayon, it's basically yung gagamit ka ng mga apps through your smartphone para mag-hail ng taxi. So, hindi mo na kailangan bumaba sa bahay mo, hindi mo na kailangan umalis, hindi mo na kailangan pumila. Kailangan mo lang is gamitin mo yung smartphone mo, i-download mo yung Grab Taxi app, and yun na yung tool mo na panggamit para makakuha ng taxi. Yes. Ang Grab Taxi, actually, yung mission talaga namin is para gamitin talaga ng maayos yung mga drivers ang metered fare. So, for passengers, i-on lang ang meter kapag ang pasahero nasa loob na ng taxi. Tapos, very, very particular kami no, sa paggamit ng taxi fare, ng taxi meter na talagang maayos yung pagkagamit. After ng ride, may additional lang na 70 pesos booking fee. At yun yung, syempre, para masigurado yung safety mo, para ma-incentivize din yung driver, para ipapunta mo sa pick-up point mo. So, depende po rin yun sa oras. May yung pinaka-last po na nag-grab taxi ako. Within 1 minute, wala pong exaggeration, 1 minute, yung grab taxi ko, nandiyon na sa harap. Meron din minsan 5 minutes, pero usually kapag yung mga traffic, peak hours, Friday ng 6 p.m, yan po mga umaabot ng 15 minutes po. Depende po talaga yan sa traffic dito sa Metro Manila. Available po siya sa Metro Manila at we're beta testing right now sa Cebu. Pero right now, very focused on Metro Manila.
Erica, may problema eh. Oh? Ano yun? Mukhang hindi tayo matutuloy mamaya. Ganon? Okay lang, sige. May next time pa naman eh. Sorry talaga. Okay lang yan. Sige. Bye. Sige. Ma'am, bakit ang dami natin dalang pagkain? Ah, baon natin yan pag sundo kay Clarissa. Baka magutom yung bata. Eh, ma'am, kasi parang... Hello? Opo, Elsa Manaloto po. Dito sa number 7 Gold Street. 5 minutes lang? Huh? Okay. Thank you. Tingnan, ang galing. Kitang-kita mo talaga kung nasan nga yung taxi, oh. Ang galing. Katuwa. Baby, tinawagan mo ba yung guardhouse? Tinanong mo ba kung nakarating yung taxi? Baka naligaw yun, ah. Opo, ma'am. Pero wala pa daw pong dumatating. Sira yata yung app na to, eh. Huh? Parang paikot-ikot lang yung taxi, eh. Maria! Ano? Sumagot na ba yung office ng taxi call? Eh, hindi ko pumakontak, eh. Ako nga. Tingnan. Eh, mali naman kasi yung number na dinadial mo, eh. Oh! Hindi 4 yung dulo, dapat 9. Ay, naku, ikaw talaga, Maria. Kahit kailan ka. Ano nga ko? Ikaw nagsulat niyan. Oo nga, no? Anong kala mo sa akin? Tanga? Hoy, ikaw yung makasagot-sagot. Number 4-9. Sino kakamali sa gamit? Ano? Nakapili na ba kayo ng top 3? Mm-hmm. Ang representative ng labor sector na si Meliton Zamora, ang 3rd place. Ang nominee ko na si Albert Landicho ang 2nd place. Well, so far, si Pepito Manaloto ang may highest score. Hello. Ah, excuse me. I hope you don't mind. May dala akong food. Ah, baka nagugutom na kayo eh. Baka naman suhol to. No. Pasasalamat lang to dahil sa pagkakanominate ko. Win or lose, it's already an honor. May siopaw ba? Bola-bola. Ay, sayang. Mas gusto kong asado. Ah, ibibili ko kayo. Ay, huwag na. Dapat ka hindi ka na nag-abala pa eh. Alam mo bang nasa top 3 ka? Talaga ho? Oo. Pang 2nd place ka. 2nd lang? Ah, I mean, 2nd? That's great. Pwede ko bang malaman kung sino nakakuha ng first place? Si Pepito Manaloto. Ganun ba? Excuse me. Ma, tapos ka na ba? Ah, okay. Nandito na ang sundo ko. Well, I'll see you tomorrow, ha? Huh? Sa ating final deliberation. Let's go. Bye. Pagawa yung sasakyan ko eh. Saan mapunta mo? Ah, sa trabaho po, sa Instaburger. Ah, pero doon din ang daan ko, sumabay ka na sa akin. Talaga po? Oo! Ako, sige po. Ay, nako. Pepito Manaloto.
ang sabi mo sa amo ko, 5 minutes lang. Eh, kanina pa kami naghihintay dito eh. Oo nga! 30 minutes na nga kami nag-abang dun sa labas ng bahay! O ay, sa paano, late na! Pasundo pa naman yung amo ko sa anak niya! O sige, maghihintay kami! Pero magpapatawag na ako ng ibang taxi sa labas! At kapag lao na yun, pasensya na lang tayo! Maliwayan! Ma'am, kayo ba nagpatawag ng taxi? Oo. Wala akong makuha ng taxi. Pwede ka, pwede na. Ay, akala ko ganyan na itsura ng taxi ngayon. Ma'am Elsa, the baby! Hindi pa ho ba kayo sasakay? Ay, sandali lang po. May kasama pa po ako eh. Ma'am Elsa, the baby! Ako na, ma'am. Thank you. Oh, asan yung taxi? Ma'am, wala akong makuha ng taxi. Baka pwede o. Sa pwede kami na lang kayo sumakay. Hanggang sa sakayan. Doon o, baka makakuha kayo. Teka, kayo ba tatlo sasakay dito? Opo, bakit? Eh, baka hindi ko kayanin eh. Magbabayad naman kami ah! Ha? Ako na lang o magbabayad sa inyo. Huwag na lang kayo sumakay dito. Ha? Loko to ah! Oh, parang hindi niya kaya ba? Hoy! Gano'n ako mag-drive niya! Hoy! Mapunta! Hoy! Mapunta! Hoy! Tama na! Iyaan mo na! Hello? Hello, ma'am. Ako po yung taxi driver na naibook nyo sa taxi call. Eh, kanina ko pa hinahanap yung bahay nyo rito. Hindi ko po makita. Ay, nandito ako ngayon. Hanapin mo, number 7. Ma'am, wala pong number 7 Gold Street dito. Bakanting lote po yung nandito eh. Manong, huwag kayong magsisinungaling. Ma'am, di pa ako nagsisinungaling. Tatawag ba naman po ako kung nagsisinungaling ako? Baka naman po may kapareho kayong number 7 dyan sa Casa Milano. Ano bang sinasabi nyo? Iisa lang ang number 7 Gold Street dito. At saka po, hindi Casa Milano. Casa Milan. Po, eh Casa Milano po ang itinext nyo. Hindi po ako pwedeng magkamali. At saka iisa lang talaga ang Casa Milan sa Fairview. Fairview? Eh, Casa Milano na Baliches po ang itinext nyo sa akin, ma'am. Ay, Manong, tama po kayo. Let me explain. Dala mo ba ang ebidensya? Ano yan? Siopaw. Asado? Dalawa. Jumbo. Good. Thank you po. Oh, kararating nyo lang? Oo, oh, eh, hindi kami nakakuha ng taxi paalis eh. Hindi nyo ginamit yung taxi call? Ginamit namin. Eh, ano eh, kasi... Sinanay kasi, mali yung address na ilagay. Oo, no, tama na. Importante, nasundo ka namin, di ba? Mm-hmm. Pepito! Oy! Pepito, naku, mabuti Pepito, naabutan kita. Oh, bakit, may good news ba? Wala, pero bad news, meron. Ano to? Kailangan mong humarap sa committee bukas. Bakit? Mr. Pepito Manaloto, sa harap lang nang po. For the record, please state your name. Pepito Manaloto po. Alam niyo po ba kung bakit kayo pinatawag ng committee? Eh, hindi nga po malinaw sa akin eh. Ano po ba kasalanan ko? Mr. Manaloto, gusto ko lang kayong paalalahanan
na ang hindi pagsasabi ng totoo ay maaaring maging dahilan para matanggal ka bilang nominado ng ulirang ama away. Ay, nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko talaga alam kung bakit pinatawag ako dito. Mimi, tungkol saan ba talaga to? Pepito, kahit ako hindi ko alam kung bakit eh. Pero huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, nasa likod mo ako. May ebidensya kami na magpapatunay na bukod sa asawa mong si Elsa, ay may kinakatagpuhang ibang babae. Walang iya ka! Hindi ka na nahiya sa asawa mo at sa mga anak mo? Ang taas-taas ang pagtingin ko sa'yo, pagkatapos gagarituin mo lang ako? Ano pa sinasabi nila? Hindi ko nga alam eh. Pambihira, wala pa kayong ebidensya, sinintensyahan nyo na ako. Pakita nyo muna ebidensya nyo. Meron kaming video na kunan ka habang kinakatagpo mo ang babae mo. Ha? Ngayon, Mr. Manaloto, maaari bang ipaliwanag mo kung anong ginagawa ng babaeng yan sa kotse mo? Yung kotse ho, hindi ho akin yan. Sa anak ko ho yan. Hiniram ko lang kasi pinapagawa ko yung sasakyan ko. Eh, yung babae po? Sa anak ko rin yan. Ang ibig sabihin, kaibigan niya na anak ko, si Nikki, kaklase niya. Ibig niyo po bang sabihin, eh, nagsisinungaling yung video? Ay, hindi naman ho. Totoo ho na isinakay ko si Nikki sa kotse ng anak ko. Pero ang sinasabi ko ho, yung kumuha ko ng video na yan, may mali siya eh. May witness ho ba kayo to corroborate your statement? Your Honor, the defense would like to call in its witnesses. Chito, Nikki, and Erica. Ako po si Nikki. Ganito po kasi yung nangyari. Pinahiram ko po kay tatay yung kotse. Nag-aabang ho ako ng bus. Dapat ho lalabas kami ni Erica. Kaya nagtaka po ako nung nakita kang bumaba si Nikki sa kotse ni Chito. Hindi ho totoo yung binibintang niya sa tatay ko. I object. Natural, ipagtatanggol niya si Pepito. Eh, tatay niya yan eh. Tama na. Tumigil ka na, Albert. Ano ginagawa mo dito? Ako po ay si Mrs. Ana Landicho, wife of Albert. Meron po akong ebidensya na magpapatunay na ang mahal kong asawa ay hindi isang ulirang ama. Ha? Ha? Sa amin ni Albert eh. What exactly do you mean? Ewan ko ba? Eh, tinagyan niya ako eh. Hindi niya ako type.
Tsaka magagalit daw yung asawa niya. Ay, sinasabi ko pala eh. Ganda mo. Ay, ito. Ay, naku naman talaga. Eh, isa pa rin pala ito eh. Oo nga. With all the evidence presented to the committee, I think it is fair now to conclude that Mr. Pepito Manaloto is not guilty. Yeah! At ganun din, si Mr. Albert Landicho. Yes! Hoy, hindi pa tayo tapos. Meron bang ideal na lalaki? Lahat yata ng tao naghahanap ng ideal na kapartner eh. Pero, marami rin namang nagsasabing hindi pa raw nila nahanap yung ideal para sa kanila. Para sa akin naman, sa tingin ko, lalo na ako, kasi ilang taon na rin naman ako may asawa. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga mahahanap yung ideal mo eh. Yung bang perpekto sa panlasa mo? Para sa akin, dapat ikaw ang gumawa ng paraan para maging perpekto ka para sa kapartner mo. At kapag pareho na kayong ganun mag-isip, saka lang kayo mamumulat na nahanap niyo na pala ang ideal para sa inyo. Wait, let me explain.